Magandang gabi po sa lahat po ng mga katropa at kaloyalista. Sa lahat po ng mga tropang kaloy, magandang gabi muli po sa inyo. Gusto na po kayong lahat. Kagabi po nag-live tayo, tapos ang ating pong paksa ay si Mr. Mangusin. Ngayon naman po, ang ating pangunahing pong paksa ay para doon sa mga loyalista o sa mga tao na Marcos supporters na bumabatikos kay Sir BBM o sa mga Marcoses. Kasi meron pong nagkakalat ngayon sa mga pages, sa mga nagkakalat sa mga FB ngayon, particular po sa social media po. Kinaka ang heading po ng mga ano nila, yung mga posts nila ng mga Normanya na yan ay mabuti pa daw yung impostor na si Francis Leo Marcos ay tumulong nung panahon ng COVID kaysa kay Sir BBM. Alam niyo, hindi ko alam kung kayo ay totoong loyalista o talagang kayo ay mga impostor na loyalist din at tulad ng impostor niyong amo. Hindi ko alam kung kayo ay nakikiloyalista lang. Kasi kung totoong loyalista kayo, hindi niyo yan iisipin at hindi niyo ibibintang yan sa Marcos. Alam ba ninyo na maski naka-quarantine si Sir BBM, maski meron nag-positive siya ng COVID, ay gumagana siya. Yung kanyang mga kaibigan, BBM in friends, namimigay siya ng tulong. Eh, hindi lang sila nagngangawa. Parang kayo, gusto nyo yata yung mamimigay, nagkukukuda. Yan ba yung mga gusto nyo, guys? Yung pag namigay ang kapwa nyo, magkukukuda siya. Para masabing namimigay siya. Eh kung ganyan lang rin naman ang hinahanap ninyo, yung para maniwala kayo, kailangan pala talaga magkukuda yung mga tao. Bawat kilos nila, magngangaw-ngaw sila at magbibidyo sila. Sambay ng Pilipino, ito yung mga binigay namin, ito yung mga ganito, ito yung mga to. Ito yung 5 toneladang ganito, ito yung mga box-box ng mga mas na binigay namin sa mga ospital. Ganun ba yung mga gusto nyo mangyari? Alam nyo, mga galawang kayo talaga, galawang dilawan. Kaya parang nagtataka na talaga ako dito, parang something wrong, something talagang fishy sa likuran ng isang Mangusin at saka supporter ni Mangusin. Kasi doon na lang yata kayo nagbabasihan sa mga post video at saka doon sa nagkukuda, parang doon yata kayo nagbabasihan at parang mas gusto nyo na yung medyo mahangin-hangin na bawat kilos niya kailangan ipangalanta kanya sa buong bansa na siya ay namimigay ng kalabasa, siya ay namimigay ng tatlong kilong bigas. Actually, yung mga nakita ko naman yung mga supot-supot na binigay na tatlong kilo lang naman ata yun kung duduusin ayoko naman sanang maliitin, kaso nga lang yung pinagyayabang kasi niya puro mga tunilada at ilang daan-daan-daang sako. O kaya nga ba nagngangawa si Miss Mystica dahil yung na-request ni Miss Mystica na na bigas na sinabi niya ilang sako-sakong bigas yung pinadala niya, hindi naman pala totoo. Kundi ilang sako lang naman pala. 10 sako lang ba yun? Yung ni Miss Mystica yun, hindi ko naman masyadong nireview kasi galit na galit si Miss Mystica. So ibig sabihin lang naman na talagang hindi lahat ng nakikita nyo doon sa video niya o pinangangalandakan niya ay hindi totoo.
Ngayon, hahanapan pa ninyo na mabuti pang ano, mabuti pang si impostor na Marcos ay nakapag-donate kaysa kay Sir BBM. Ano ba kayo? Anong klaseng mga nilalang kayo? Talagang minsan lang na nakita yung pasikat yung idol ninyo. Pero parang ano, santong-santo na ang dating sa inyo. Parang alam niyo, parang ang gusto niyo yata yung mga ganun tao na yung hero sa inyo, yung mga may mga ginawa, yung mga scammer, yung mga sinungaling, yung mga Mari Yosef, hindi ba niyo nakikita na tuwing nagsasalita si Mangusin, iba-ibang sinasabi niya? Ano ba yung pinaka may ano na ba, may sira na ba yung pandinig ninyo? At saka panoorin nga ninyo yung kapwa niya scammer na si Sian Gasa. Si Sian Gasa daw scammer si Sian. Aminado siya. Aminado siyang scammer siya. At saka kumbaga sarili tunay na pangalan yung ginagamit niya. So itong batang ito, hindi mo siya hindi mo siya pangalan nito, yung galit mo sa kanya hindi ganoon katindi. Kasi marunong siyang umamin kung ano yung nagawa niyang kasalanan. Aminado siyang marami siyang miscam at katunayan nga kasama nga niya yan, si Mangusin na yan. Pero ganun pa man, hindi siya proud na naging ganun siya. Kasi yun yung hanap buhay na na alam niya Yun yung hanap buhay na parang gusto niyang yakapin. Pero at least, totoo sa puso niya. Hindi siya nagmamalinis na kagaya ng idol din yung nuknukan ng sinungaling. Iba yung rason niya ngayon, iba yung mamaya. Ano yung sabi niya? Sa simpleng pahayag na nga lang niya, sabi niya, ako walang bisyo, kundi kulambo lang. Nakita niyo naman ang bibig niya kung umusok, parang pugon Wala naman akong pakialam dyan, hindi naman natin yan pakikialaman. Kaso nga lang, kinukot lang natin yung mga sinasabi ng kanyang mga bibig. As in talagang kitang-kita mo may mga kasinungalingan talaga. Talagang baliktad yung mga sinasabi niya doon sa totoong siya. Magkabaliktad sila talaga. Ano bang nangyari sa inyo mga Pilipino? Nasama na ba sa COVID yung utak ninyo? Parang yung utak niya na ninyo yung parang tumama na sa utak ninyo yung COVID. Kasi parang ang gusto niyo na ang gusto niyo na yata hindi papansinin na yung mga kasalanan ni Mangusin. Anong gusto niyo, palalayain siya at bayad na yung mga pagkakasala niya dahil diyan sa pagtulong-tulong niya o pag video-video niya ng mga truck na bigas na yan? Bakit naman hindi naman yung pagbigyan niyo yung batas? Huwag niyong yung batas, huwag niyong pangunahan yung batas kasi ginagawa nila yung para sa kanya. Ilang taon na kanyang natatakasan yung batas. Nakita niyo naman ilan yung passport niya, sa tatlong passport pa lang niya magkakaiba yung kanyang magkakaiba yung mga nagawa niyang krimen. Kung tutuusin, naisip-isip ba ninyo na kung kayo kaya yung lumagay doon sa kalagayan ng mga biktima? Naisip-isip ba ninyo na pwede rin kayong magalit? Baka nga gumawa na kayo ng paraan ng utasin siya Kaya kung kayo yung nabiktima noon. Kaya huwag naman kayo masyado, pati si Sir Bongbong idinadamay ninyo, dinadamay niyo itong mga Marcoses na ito. Nakita ba ninyo lahat ng mga ginawa ng mga Marcoses? My goodness! Huwag niyong paratangan yung magkapatid. Huwag niyong paratangan ang mga Marcoses na walang ginagawa. Alam niyo, ang dami nilang tulong, ang dami-dami nilang ginagawa sa mga Pilipino, sa buhay ng mga Pilipino. Kaya wala kayong karapatan na paratangan silang mabuti pa yung ang pangit ng ugali ninyo sa totoo lang. Minsan lang niyo nakita yung tao na nagpipicture ng mga bigas, nagpupost ng mga bigas, na ilang beses na nagkukuda siya, na ilang beses na nagsalita siya ng kung ano-ano sa kapwa niya mula sa kanyang bibig.
Tapos eh, minsan lang yun, ha? Minsan lang. Kasi kung totoong tumutulong siya, o malinis sa puso niyang tumulong siya, sana tumulong siyang tahimik. Hindi yung kung ano-ano pa yung mga ano, yung mga kinukuda niya. At eh, bawat kilos niya, kailangan niya magngangangaw. O di, napansin siya ngayon. Tapos nung napansin siya, lumabas lahat ng mga nabinbin niyang kaso, mga iniwan niyang kaso, mga tinaguan niyang kaso, bago sasabihin ninyo, bakit ganyan ang NBI? Bakit hinuhuli yung mga nakakulong? Ano ba? Dilawan yata kayo talaga. Parang hindi na ako naniniwalang kayo'y kampi ng gobyerno. Mukha kayong mga dilawan. Nandun na tayo, nakatulong siya mga kapatid. Sabi ko naman sa iyo, sa inyo, okay, deserve niyang magpasalamat tayo doon sa mga nagawa niyang tulong. Pero kailangan na pagbayaran din niya kung ano yung mga linabag niya sa batas o ginawa niyang pagkakasala sa kapwa niya. Kasi may mga biktima rito eh. Hindi naman basta-basta istorya lang to eh. Dahil yan ay mga kasong nabinbin noon pa bago siya magkukudang ganito. Bakit kung gusto niya talagang ano tumulong ano nakita ba niyo na tumulong nung ano panahon ng ano ng lindol, hindi ba kayo nagtataka na wala siya nung panahon ng lindol, wala siya nung panahon ng baha sa Cagayan, wala siya nung bumutok ang volcano, bakit ayun lang siya ano lumantad? Hindi ba niyo naiisip 'yon? Hindi ba niyo naisip minsan ba dumating sa isip ninyo na kumukuha lang siya ng sympathy vote na pwedeng dami kong kaso, patong-patong na yung kaso ko, paano yan, ang dami kong ganito, wala na akong perang pagkukunan, kailangan gumawa ako ng paraan, wala kailangan kumilos ako, gumawa ng paraan, ito na yung tamang panahon, itong COVID na to, itong tahimik ang lahat, lulabas ako, magpapasikat ako, at siguradong magiging pida ako, at hindi siya nagkamali, naging sensation siya ng YouTube, naging star siya sa YouTube. So, hindi siya nagkamali diyan. Ngayon na may mga kumukontra sa kanya, dahil siyempre lumantad siya, nakita na siya ng mga taong may atraso, kung saan nagkaroon siya ng atraso sa mga taong yan. So, lumantad ng mga biktimang yan. Nasasabi nyo lang yan kasi hindi nyo naririnig yung boses ng mga biktima. Pero kung kayo yung nakakabasa at nakakarinig ng mga boses ng mga biktima, hindi ko alam kung hindi kayo maaawa. Ngayon kung hindi kayo maawa at nakatingin lang kayo doon sa doon sa bigas ni Mangusin, ay may kakaiba talaga diyan sa kukutin ninyo. Sa totoo lang. So doon sa mga loyalista, doon sa mga totoong loyalista na talagang naniniwala kay Marcos. Narinig nyo naman ilang beses nang sinabi ni Sir BBM, 2 beses nang sinabi ni Sir BBM sa radio station na hindi nga niya kaano-ano yung Francis Leo Marcos na yan. Pinagpipilitan pa rin yung na paniwalaan na kamag-anak ng Marcos na yan. Ganun pa man, hindi sana rin issue yun yung hindi sila magka-mag-anak. Eh ano naman kung hindi sila magka-mag-anak? Ano naman kung hindi sila magkadugo, ang importante tumutulong siya. Pero hindi eh. Napakarami kasing inilabas na video yan si Mangusin. Napakarami niyang sinabi na talagang hindi kaaya-aya sa hindi tugma diyan sa totoong pagkatao niya. Dahil maraming beses na lumabas ang mga video niyan na inaangkin niyang siya'y kamag-anak ni Marcos at siya'y inaangkin niya na kapatid ni Sir Bongbong. At may mga pagkakataon din na inaangkin niyang siya'y anak ni Dr. Pacifico. Ano ba yan? Tapos, ngayon, maglalabas kayo ng mga dyan sa mga pages at sa mga Marcos pages ninyo pa talaga i-display yung mga anong yan. Kayo na, mga admin, kung kayo po ay talagang Marcos yung sinusuportahan ninyo, dapat binablock nyo na yung mga ganyang binablock nyo yung mga ganyang klase ng mga post . Ngayon, kung kayo naman ay kasama dyan sa Francis Leo Marcos, palitan nyo ang heading. Huwag ng BBM o huwag ng yung ilagay ninyo dyan. Dapat MLM na lang. Para malinis na. Para malinis naman yung pages ninyo ng umalis na kaming mga loyalista dyan sa mga pages na yan kung kayong mga admin ay ganun.
kasi ako yung page namin, hindi ko papayagan na merong magharing impostor diyan. Sa totoo lang. Kaya kasi ito, salamat Mr. Kaloyalist dito sa ating ano po, ating kaloyalista na si Mark Ian. Kaloy Mark Ian, maraming salamat doon sa mga pagtatanggol mo kay sa ating sinusuportahang Marcos. Isa kang tunay na loyalista, mabuhay ka, Sir Mark Ian. Kasi kung totoong loyalista ka, hindi ka nalilito sa sinusuportahan mo. Hindi isang ano lang, isang impostor lang na pumasok eh, nabago na yung ano mo. Nabago na yung pagtingin mo, nabago na yung desisyon mo, at pati yung mga barkos, pinaparatangan mo ng walang kulong. Tignan nyo naman yung mga ginagawa ni Sir BBM habang naka-quarantine siya, habang positive siya ng COVID. Merong ano yan, may mga pinapaganang kaibigan. Yung BBM in friends, ang dami yan, napakarami, yung isang tambak yung mga tulong yan mula doon sa ano, isang tambak na dinadala doon sa warehouse, doon sa Quezon City. Sa pangunguna ni Attorney Larry Gadon, guys, baka hindi nyo alam, sa pangunguna ni Attorney Larry Gadon, kasi siyempre alam naman namin may positive si Sir sa COVID eh. Kumilos yung mga kaibigan niya. Kumilos yung mga partner niya. Kumilos yung mga totoong nagmamahal sa kanya. At iyan yung BBM and Friends headed by Attorney Larry Gadon. Yung mga iyan ang talagang araw-araw sa lansangan. Yung mag-amang yan, si Alaris Gadon at saka si Sir Larry at maging si Ma'am Beng. Pagka may nag-request sa kanila ng mga OFWs, ng mga naka-quarantine sa mga iba't ibang hotel. Pag-request kami, Sir Larry, ng ganito, tumatakbo yung mag-asawang niya. Nagdadala sila. At iyan ay ano, lahat yan, ay mga magkakaibigan lahat yan, hindi lang kay Attorney Larry, ano, BBM and Friends yan. BBM and Friends, headed by Attorney Larry Gadon. Kaya tumigil-tigil na kayo sa sinasabi niyong walang naitutulong. Kasi napakarami ng hospital lang nabigyan ng mga PPEs ang mga yan. Masyado naman. Nakakaano kayo ng damdamin. Kaya parang itong mga pages ng Marcos Loyalist ay ano, pinasok ng mga impostor. Kung ako mismo doon sa isang dalawang pages yata, tatlong pages na admin ako dyan. Pag may mga nakikita akong mga ano ni impostor yan, binablock ko na agad. Kasi alam kong hindi siya kapanalig. Isa kang dilawan. Kasi kung hindi ka dilawan, alam mo yung sinasabi mo at alam mo yung pinapanigan mo. Yun lamang po. Yun lamang po kasi inano ko lang po yung aking nararamdaman kasi nagkalat na yung mga post ng mga Normanian. At masyado silang mga ay hangang-hanga kayo talaga doon sa ano, doon sa idol ninyo. Siguro naantig kayo doon sa 3 milyon yung ngipin. Kasi siguro tuwing ngiti ni idol ninyo doon yung 3 milyon yung ngipin. Anak ng bakang ngipin na yan, no? 3 milyon pambihira. Nakakakagat kaya ng karne yan. Kaya-kayang kagatin ng ano, yung ngipin na yan. Kaya-kayang kagatin ng bakal. Pambihira, 3 million. Siguro dyan kayo naantig at dyan kayo mismong nabudol-budol. Kumusta ka na, Norman? Talagang pinaglalabang ka talaga ng mga ano, ng mga vloggers mo, ng mga followers mo. Grabe, ang daming nagmamahal sa iyo, Norman Mangusin. At kailangan sana sila yung maging inspiration mo, Norman, para magpakabait ka na at maging tapat ka na. Parang talagang ano, kinawiwilian mo magsinungaling. Napakasinungaling mong tao sa totoo lang. Na iba't iba yung sinasabi mo eh. Ayoko naman makialam ngayon sa buhay mo kung tutuusin, pero
sa totoo lang, kinanti mo na yung pagiging loyalista ko. Kaya eto na ako ngayon. Isa na talaga ako sa ano, sa kukontra sa iyo. At patuloy akong ano, susuporta sa mga biktima. Patuloy na susuporta ako sa mga biktima hanggang hindi nila makamit yung ano, yung kanilang ano, yung kanilang hustisya. Dinalaw ko na ba ng ano ni Doña Remedios? Kawawa naman ang nanay mo, sa totoo lang. Nakawa ko dyan sa mga magulang. Si Tatay Gilbert, na niminsan hindi mo binanggit. Talagang ano, ibang tatay ang inaangkin mo. Kung hindi si Dr. Paking, si ano, si Apo Perdi. Taas ng pangarap mo talaga, balong. Grabe. Believe ako. Hindi ko nga, kung sarili mo kayang pera o pinaghirapan yung mga ibinibigay mo, kaya mo kayang mamigay sa kapwa mo, normal? Alam mo, ayoko man namang maliitin kita rito, pero ewan, hindi ka talaga maintindihan kasi panay-panay ang dating ng mga ano, ng mga reklamo sa iyo. Tapos dito kasi sa mga Stanford na bro, nandito kasi yung mga biktima. Nandito po kasi yung mga biktima. Kaya alam na alam ko po yung mga sinasabi ko ngayon. Dahil naririnig ko yung mga reklamo ng mga biktima. Dahil dito po sa Stand for the Truth, dito nila inadlahat ng mga na biktima. Lalo na dyan sa biktima ng mga ng ano, ng land grabbing na yan. Yung sabi ni ng idol ninyo na nagbenta siya ng malaking lupain dyan sa highway. Jesus, Diyos ko Lord. Yung pala'y ano, lupa pala ng maiba. Matindi talaga. Ano pa kayang pwedeng irarason ninyo pagkatapos na lumantad lahat ng mga biktima? Irarason pa ba ninyo na ano, na bias ang ano, NBI dito? May bias ang batas. Nang dahil pa rin diyan sa ano, sa mga post video na ano, na panood ninyo. Ato nga may marami mga nagrereklamo na hindi nabayaran diyan sa mga bigas na ito. Sabi ko nga, kung totoong hindi kayo nabayaran, magreklamo kayo. Abulin nyo kay Tulpo. Ano nyo kay Sir Rapi o kay dalhin nyo sa NBI din. Sama nyo doon sa NBI. Nang malaman ng taong bayan na hindi kayo nabayaran. Tapos ito namang mga ano, ito namang mga kulay anong, hindi ko malaman kung ano, paano naging hero sa inyo si ano, si Norman. Sabi ninyo, sabi ng iba, ayon Rock, hindi human lang kinukonsidera na ano, na yung mga taong ito ay nakakain sa gitna ng COVID nang dahil sa kanya. Kinukonsidera din, pero alam ninyo, hindi lang naman siyang tumulong eh. Napakarami niyan. Napakarami yung tumulong, hindi lang siya. Halos lahat ng mamamayan na ano, na able na tumulong, nakatulong sila. Hindi nga lang sila nagngangangak-ngak. Kaya hindi lang ninyo alam, hindi sila nagngangangak-ngak. Kasi kayo, lagi kayo nakatingin doon sa mga ano, sa maingay, doon sa mga na-broadcast, doon sa mga nakuha ng video. Doon lang kasi kayo nakatingin. Pero ang dami, actually, mga tumulong. Kaya huwag nyong sabihin na si Norman lang ang nakatulong. Tapos lagi niyong sinasabi sa akin, kuda ka ng kuda dyan, tumulong ka na lang. Ikaw kaya ang tumulong? Ikaw itong pumupuna sa akin eh. Hindi mo alam kung ano rin nagawa ko eh. Ang bira. Lahat na lang ng ano, ng kumontra dyan sa idol ninyo, sinasabihan yung kuda ng kuda, hindi na lang tumulong sa bayan. Kayo may naitulong ba kayo? Ha? Sige nga, kung may naitulong ba kayo?
Di ba, hindi ko pwedeng sabihin yun kasi hindi ko naman kayo kilala. Malay ko, nakapagbigay rin kayo ng ano, ng isang kilong asukal, isang kilong asin sa kapitbahay ninyo. Eh, di nakatulong pa rin kayo. Or maybe na pakain nyo yung mga kapitbahay ninyo ng dalawang kainan. Nakatulong pa rin kayo. Who knows, di ba? Kaya hindi ko rin pwedeng sabihin yun sa inyo. Kaya huwag ninyo sasabihin yan sa akin at sa mga lahat ng kumukontra sa idol ninyo. Kasi lahat pwedeng nakatulong ang lahat. Ano yung mga evil na tumutulong. Kasi baski nga yung mga ordinaryong mamamayan, nakakatulong na sila. How much more yung mga mayayaman. Maraming mayayaman na nakatulong. Hindi lang ninyo alam. Kasi ang mga tunay na mayaman, hindi yan nagpapasabi kapag ka tumutulong sila. Tahimik lang ang mga iyan. Hindi nga nila sinasabing mayaman kasi sila eh. Ito lang naman si Norman ninyo ng ano. Totoo lang sinasabi naman niyang ano, ang yaman-yaman niya, di ba? Oh, di dapat lang talaga na mamigay siya ng ano, ng pera at ano. Kasi lagi niyang sinasabing, eh mayaman ako eh! Mayaman ako eh! Diyos ko, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klase ng tao. Sa tanang buhay ko. Ngayon lang, ngayon lang talaga. Talagang, ano, bukod kay, anong pangalan nito? Kay Navarro. Si Navarro ang, ano eh, totoong mahangin eh. Dahil doon sa electric pan yatang patalastas niya eh. Malibang kay Navarro, wala nang mayabang na ano ko eh. Na nabalitaan ko eh. Tapos, ito na yung idol ninyo. Ito na ang idol ninyo, ang pinakamayabang sa lahat ng mayabang. Maliban sa isa siyang ano, anong tawag ko dyan? Pambansang budol-budol. Kasi pinaka number one siya, the best siya eh. Dahil mayigit 1 million kayong nabudol-budol eh. Tapos yan eh. Tapos sa dami ng mga ano, ng mga nabiktima niya. Nagkukwento nga yung mga nabiktima niyang iba eh. Hindi nga raw nila akalain na ano, hindi nga raw nila malubos maisip na bakit hindi nila mapahindian tong si Mangusin na ito. Na kapag nagsasalita ay parang ano, parang meron siyang magnet at hinihigop sila. Hindi naman siya, no? Hindi naman siya kagwapuhan. Hindi naman siya kagwapuhan, pero siguro, dahil sumatangkad siguro siya, pero marami talaga siyang nabubudod-budod. Pabihira. O siya, sige na. Okay. Uy, kumusta na? Kumusta? Kumusta po? Mag-hello ka dito, Marvin. Mag-hello ka dito. O, pa-extra daw si Marvin. Naglilinis siya dito sa, ano, sa Harbor City, sa Harbor Hotel. Ilan na lang kayo dyan, Marvin, ngayon? Lima na. Panggabi ka? Okay. Sorry ah, medyo, ano, naki-extra yung sa nating kababayan. Nandito po kasi ako sa Starbucks. Inom po tayo. So, ganun lang po. Sana magising na po yung mga iba po. Kanina, nakita ko po, parang meron pong nag-cope po doon sa aking video last time. The other night yata. At sabi nitong ano, isa nating kasamahan sa DDS na ayun rock, parang hindi ka naging balancer ito. Kasi lahat naman ay nagkasala sa nakaraan. May mga nakaraan naman tayo lahat. Pero nakatulong naman siya. Sabi, kaya sinagot ko siya. Sabi kong ganun, hindi ko naman inaano yung ano, hindi ko naman kinukondena yung pagtulong niya. Wala namang kumukondena sa pagtulong niya. Maski sino naman sa amin, walang kumukondena doon sa pagtulong niya. Pero ang nangyari kasi niyan, yung naka-trigger na iba na isa dito sa grupo ko eh, yung mga kinukuda niyang ano, puro tone nila
hindi lahat naging totoo. So sa panahon ng ano ng pandemic, binigyan niya ng maling pag-asa ang mga Pilipinong gutom. Gutom ng mga Pilipino. Nagbigay pa siya ng maling pag-asa. Tapos nagpalaro siya na nagpalaro yata siya ng rap song. Tapos itong nanalo, hindi man binigay yung premyo, may nanalo, hiningian pa muna ng 3,500 bago daw para daw sa revenue, para daw ipadala, pagkatapos ipapadala yung mga pinanalo, yung pinanalunan. So parang ano, hindi akma, hindi naaakma doon sa mga pagkilos niya ng panahon ng pandemic. Pandemic na nga, nang iiskam pa. Iyon yung hindi nyo makita doon eh. Nasa panahon na tayo ng kahirapan, heto siya, na nang maliwanag pa sa araw, na nang iiskam siya. Sa punting-punting kapalit ng pang-iiskam niya, ang laki ng ano, ang laki ng profit niya kung totoo sen. Hindi niyo yun nakita. Ako, isa akong ano, isa akong Marcos loyalist na solid at sumusuporta sa gobyerno ng Duterte. Wala akong masabi kay Tatay Digong. Gustong-gusto ko ang gobyerno ni Tatay Digong. Kaya nga heto kami, no? Heto kami para tumulong sa gobyerno na ibunyag yung mga tiwaling tao. Kasi pwede pang makapanloko ng marami ang mangusin na ito kung hindi kami hindi namin siya i-expose at hindi kami magsalita right now. So anong ninyo doon? Anong ikinagagalit ninyo sa amin? Bakit kailangan ninyong magalit? Baka pwede naman tingnan ninyo yung aming side kung bakit namin ini-expose yung idol ninyo. Sana ganito din yung sasabihin ninyo sa sarili ninyo. O, bakit kaya may mga sa kabila ng tumutulong si Francis Leo? Bakit sa kabila nun ay merong mga na-expose? Merong issue? Oo, pwede, kaya, ano kaya? Tingnan ko nga kung bakit ini-issue siya. Ini-issue ng mga tao to, ng mga vlogger na to. Bakit ini-issue siya? Ano ba yung nakita nila kay Francis Leo? Samantalang nakita ko tumutulong siya. Sana nag-second thought man lang kayo. At pag-aralan din ninyo yung mga ibang videos, yung mga videos niya nung nauna, para makita niyo kung sino talaga si Francis Leo. At saka isa pa, alam na yung mga leaders ng mga loyalista, kilalang-kilala na natin nila si Francis Leo na yan. Dahil noon pa, nakuhaan ng mga ito, na-scam ng mga ito noon pa, hindi na nga lang sila umiimik. At isa na nga dyan, ang isang pangunahing na-scam ay si Madam Ligaya, si Miss Ligaya Perez. Yan yung isang ano, ilang milyon ang nakuha kay Madam Ligaya. Hanggang sa umalis na nga lang, hanggang sa nagpunta na nga lang siya ng Amerika. Kasi alam niya, wala nang katuturan yung kaso niya. Ang ayon sa ano, ayon sa mga saksi na handa na sanang mag-file ng kaso itong si Ma'am Ligaya, binanatan siya nitong si Mang Usin, dinetret siya, kaya tumakbo siya ng Amerika. Ngayon, sigurado, itong si Mang Usin, pag nakalabas siya dyan sa NBI na yan, katakot-takot din na detret ang gagawin niya sa amin. So, siguradong magpapaulan siya ng napakaraming detret sa amin. Pero naman hindi ako natatakot sa iyo. Hindi ako natatakot. Wala kang kasalanan sa akin, Norman. Pero may kasalanan ka sa taong bahay. Napakarami mong kasalanan sa mga biktima. Kawawa itong mga biktimang ito na walang magawa. Kawawa itong mga biktimang ito, lalo na yung mga biktimang nasa mga probinsya. Nakakaawa sila. Kasi napaka-influential yung mga nakikilala mo. Gusto mo, bumiyahe ka dito sa Hong Kong, okay lang. Magkita tayo. Kape tayo. Kung gusto mo. Kasi kung once na ano, nakabiyahe ka, pumunta dito sa Hong Kong, sa ilang identity o tatlong passport mo na ginamit mo sa Pilipinas,
at pinayagan kang ano, magbiyahe, something wrong. Sa totoo lang, something wrong. Kaya kung gusto mo, sige. Gusto mo akong yan o ngayon, pumunta ka ng pagluluto kita. Pagluluto ko tayong dininde. Yung mga gulay-gulay, dinindeng para ano, luminaw ang iyong mata. Luminaw ang iyong pag-iisip. Ganun lang, mga norma niyan. Pasensya na ulit kayo. Alam kong maiinis kayo ulit sa akin. Alam kong mabubwisit ulit kayo sa akin. Pero nasabi ko na sa iyo at paulit-ulit kong sasabihin sa inyo ito. Hindi namin titigilan ang kaso ni Norman Mangusin hanggang hindi namin makita na yung mga biktima ay mabigyan ng hustisya. At doon sa mga sumisira, doon sa mga Marcoses, sana mag-isip-isip naman kayo. At doon sa mga pages na may mga na ano na ang mga admin dito ay totoong solidong loyalista, maglinis-linis na kayo ng mga pages ninyo. Para naman yung mga totoong mga FLM, doon naman sila sa sarili nilang pages. Huwag na dito sa mga pages natin. Total, pwede naman silang gumawa ng sarili nilang pages. Para ang patas naman yung laban, hindi yung lagi na lang may impostor sa ano sa mga grupo-grupo. Hiwalay na yung ano, yung puti sa yung hiwalay na yung dilaw sa puti nang hindi na mahawa yung mga puti. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat. At sorry ulit. Sorry ulit kung naiinis ulit kayo sa akin. Kita ulit tayo sa susunod na issue. Ayon rako. Boses ng mga loyalista at ng mga katropa dito lamang sa Hong Kong.